fingering, digital SEX, or manual stimulation, safe ba? So sa video ito, sasagot po ako ng isang tanong ng isa kong subscriber na itago na lang po natin sa pangalang Ma'am MJ. Okay, ang tanong po niya, "Hi Doc Liz, thanks for this." Nagta-thank you siya dun sa video ko about masturbation, no? So yung nag-viral na almost 1.1 million views. Sabi niya, "New subscriber and follower here. Doc, may tanong ako, dalawang daliri pinasok ko sa... Okay lang po ba sa katawan? Masama po ba sa loob?" Okay. Just a correction, Ma'am MJ, I'm a registered nurse, hindi po ako doktor. So, nagkataon po ang mga topic po natin sa YouTube channel na to, na Liz Nurse Organist, ay about reproductive health, women's health, and men's health. Maganda yung tanong mo, no? So, i-discuss po natin ang tungkol sa paggamit po ng daliri as a stimulation. Ayan, si Ma'am MJ isang girl, okay? So, pag-usapan natin, ano po ba yung tinatawag na fingering? Okay, so piano lessons po kasi meron din akong tinatawag na fingering exercises. Pero iba po yon. Pag sinabing fingering, okay, ibig sabihin, paggamit ng mga daliri para ma-stimulate yung mga genital area ng babae or lalaki. Okay? Especially sa mga kababaihan. Okay? Yung tinatawag na clitoris or yung tingled sa Tagalog, yung pinaka-sensitive part po ng babae dahil napakaraming nerve endings po dyan. Okay? Sabi po ng webmd.com, 2 to 3 times po ng mas marami po ang nerve endings ng clitoris than penis ng mga kalalakihan. Okay, pag sinabing fingering sa genital area ng mga kababaihan, so pwede rin na dito sa clitoris, sa vulva, sa vagina, or dun sa ating anus. Marami rin po kasing nerve ending dun sa anal part or dun sa labasan ng dumi, no? So katulad po ng intro ko kanina, ang ibang ibig sabihin po ng fingering ay digital SEX or yung tinatawag na manual sex kasi gumagamit ka po ng daliri, or manual stimulation din po ang tawag doon. So yung paggamit po ng fingers as a stimulation sa genital area, ginagamit po yan ng karamihan as a form of foreplay before the final intercourse. Pero yung iba na maybe nag-iingat, ayaw mabuntis, ayaw mahawa ng any STDs, sapat na po sa kanila yung ganon, yung fingering. Para sila po ay makontento. So, yung fingering, tinatawag din po itong low-risk sexual activity, no? Mababa yung chance mo na magkaroon po ng sexually transmitted diseases. Pero meron pa rin percentage na pwede kang magkaroon ng STDs. Lalong-lalo na kung... yung madumi yung daliri mo, yung kuko mo makahaba at maraming dumi na pwedeng maipasa doon sa yung genital area. Lalong-lalo na kapag nagkaroon po ng pressure, ng irritation, nagsugat po yun, and then madumi po yung kamay mo, yung kuko mo, possible na magkaroon ka po ng infection, especially herpes, no? So, as a special precaution po, pagbilang pag-iingat po, para sa iyo, Ma'am MJ, and sa iba pa pong mga nanonood po nito na mga kababaihan, okay, napakahalaga po na maghugas po kayo ng maayos ng inyong mga kamay, especially yung mga kuko po ninyo. Kailangan maiiksi at gumamit po kayo ng gloves or gumamit din po kayo ng mga lubricants para hindi po magkaroon ng sugat-sugat or pressure, irritation dun sa inyong genital area. Isa rin pong katotohanan, ma'am, na ang tinatawag na fingering, especially stimulation dun sa clitoris po ng isang babae, ay isang form of isang makakatulong para maka-reach po ng orgasm ang mga kababaihan. Kasi po marami pong kababaihan ang nahihirapan na maka-reach po ng orgasm during sexual intercourse alone. Lalong-lalo na sa mga mag-asawa, no? Karamihan ay hindi nakaka-reach po ng orgasm or yung tinatawag na resolution stage, penile and vagina intercourse alone. So, nakakatulong din daw po pala yung fingering or yung clitoral stimulation para maka-reach tayo ng orgasm. Alam niyo naman po kasi kapag nare-reach po natin yan, napakaraming benefits po sa katawan ng isang babae. So, isa pong pag-aaral na isinagawa sa United States, higit sa 1,000 mga kababaihan ang sinurvey. Tinanong sila kung nakaka-reach ba sila ng orgasm through clitoral stimulation. Sabi po ng 37%
ng mga sinervey na napakahalaga po pala ng clitoral stimulation para magkaroon ng orgasm. At 18% naman sa kanila ang nagsabi na sila ay nakaka-reach po ng resolution or orgasm through vaginal intercourse lang. So, napakaliit po. So, napakahalaga rin po pala yung ma-stimulate po through fingering yung clitoris. And 36% naman po ng mga sinurvey ang nagsabi na nag-improve yung kanilang orgasm, yung kanilang sexual activity sa pamamagitan po nga niyan ng fingering. And bago po ako magtapos, no, mga ma'am and sir, as a warning, kapag kagagamit po kayo ng finger para ma-stimulate yung inyong anus or yung labasan ng dumi, okay, agagamit po kayo ng gloves. And then, after that, tanggalin nyo yung discard, okay, and then maghugas ng kamay. Bawal na bawal po ang from anus papunta sa vagina. Dahil yung anus, alam nyo naman po, labasan ng dumi, meron pong tinatawag yan na E. coli. At kapag ka naipasa yan dito sa atin pong vagina or dun sa ating urethra, gakaroon po ng infection. At napakadelikado po niyan, mga ma'am and sir. Salamat po sa laging panonood. Stay safe. Prevention is better than cure. Basta mga di pa po nag-subscribe sa channel ito, sana mag-subscribe na po, click nyo po yung bell button and then yung all para lagi po kayo updated every time na mag-upload po ako. Ingat po kayong lagi, mahal ko po kayo.